Huwag po natin kakalimutan, kailan po ba ang ano, ang may ilang mga journalists din na unalive during the term of this presidency. Huwag na huwag nilang ipagyabang ang press freedom na ginagarantiya nila. Maliwanag na walang ganun. Pero that doesn't stop the president from saying more. Sabi niya, unlike many of the predecessors, I do not seek collaboration. For that implies a surrender of your independence. Of course, FOCAP ang kausap niya. Yung local media, hindi niya sinasabihan ng ganun dahil tapos na po, co-opted na po, and may chilling effect na. Paano ko alam to? Aba, sino ba ang recently taken off the air? Hindi ba pugad loggers? In the middle of their program, precisely talking about itong interview ni First Lady, in the middle of their program, Chugi, and they have not been back since then. Bakit? Natatakot ang stasyon. Pugad bloggers po. So, yun yung program ni na Mark Lopez, Doc Etel, Tom Berenguer, Piscal Darwin. Okay, itong si Lolita Agustin, Lolita Agustin Villar. Lagay natin para kitang-kita yung pangalan niya. Naku, madam, nilalagay niyo pa mga mukha ng mga anak niyo. Are you not opening them up to some kind of danger? Alam niyo naman, hindi ba kayo sumusunod sa mga payo sa internet na huwag niyong i-expose? Lalo na kung meron kayong political commentary, yung mga musmus ninyong mga anak o kaya mga apo. O gayon pa man, sige, karapatan yung ilagay dyan. So sabihin nyo, sama ng loob mo rin kasi natanggal ka. Madam, anong gusto ninyong maramdaman ng mga tao? Matuwa? Yay! Natanggal ako! Ganyan. Wala akong sama ng loob na umalis ako sa gobyerno dahil sa machinations ng isang hindi government official. Pero walang karapatan ang kahit sino mang government official pumasok sa isang korporasyon para sabihin na tanggalin ang isang empleyado nila under threat of possibly losing their franchise. Madam, proud ka pa? Ikaw pa yung nagmamaliit sa isang taong masama ang loob? Sabihin na natin na masama ang loob ko. I'm not because I do have this forum. Pero, madam, natutuwa ka pa? You are on the side of the oppressors? Happy ka na natanggal yung isang tao na walang due process and simply because the station was under threat of losing their franchise? Ma'am, observable fact po yan, hindi yan speculation. So kung ganyan ka, proud ka, you are on the side of the oppressor. And if your president becomes a dictator, you will be one of those people I will blame. Gandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Cruz Angeles. Ito ang Dominos. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay yung mga incongruent statements nitong administrasyon na hindi naman angkop sa realidad. Halimbawa, press freedom. Hi kay Arnel Rosales. Hindi lang po yun. Well, of course, press freedom. And in general, yung pag-uphold sa constitutional rights natin. Ano yung tatlong yon? May mga problema tayo sa Bulacan na ipinahayag ng TAPS. Yung press freedom at saka yung sinasabi ni SAS tungkol kay Mada First Lady. Let's begin with press freedom. Nagbigay ng speech ang ating Pangulo 5 days ago doon sa FOCA, yung Foreign Correspondents Association of the Philippines. At in that speech, umpisa pa lang, medyo nagulantang na ako. Pero bago ang lahat, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Lalong-lalong na para doon sa mga nasa YouTube at saka sa TikTok. Good evening kay Paul Ginto, kay Rem Villarisa, kay Ma'am Gina, kay Akira, dito naman po sa ating YouTube and Facebook. Hi kay Lu Carete, Kuldani, Richard Omelda, J. Evenstar, Firefly, Daturon, Michael Lemuta, Rene Galicia, LB Togono, Armstrong, J.R. Santos, Orange Miming, Stephanie Itang, Emily Ann Bacolod, Lens Life, Marsh, for Freelancers. Megalito, Isanodwara, Beatrice Noel, Cecilia Piping, Dilat, June Jinky, Teresa Manabat, Kun, Bibi Advincula, Ford Tupas, Elizar, Irene, Tumbian Obidio, Lex Dua, Edu Castro, Doy Maceda, Langga, Pink Champagne, Akira, kay John, thank you kay Chester's Boys, magandang gabi, at saka kay Doom, nagpadala siya ng heart, at kay Arnel. Good evening, Jihon. Good evening kay Pink Champagne. Kay Sally Dave, kay Moon, kay Luis Estanislao. Alright, let's continue. 3 topics for today, all about incongruent statements of this administration inconsistent with reality. Unang-una, mag-start tayo with the speech of the President 5 days ago, Foreign Correspondents Association of the Philippines. Anong sabi niya? As President,
I will seek this forum not only to explain our policies, but to renew my vow to what I believe in, that the president's role is to defend press freedom and not lead in destroying it or demeaning its practitioners. Pero anong ginawa ng Kongreso sa SMNI? Tinanggalan ng prangkisa kahit alam natin napakanipis ng dahilan at posibleng labag sa constitutional requirement of due process. Bukod pa dyan, ano ba ang ginawa sa pag-aaresto kina Doc Lorraine at saka kay Ka Eric? Hindi ba dimining? May kasama pang kung ano-anong batikos na wala sa lugar ng mga kongresista. May narinig ba tayo kay President BBM? Wai, di ba? Ni wala ka man lang naririnig na I disagree with how Congress has managed the situation. But be that as it may, I will respect the separation of powers granted by the Constitution. Walang ganun. Pwede na siya sana magpapogi. Hindi niya ginawa. That was an opportunity for additional hypocrisy, sorry, for additional pagpapacute. Pero hindi rin niya ginawa. Sa madaling sabi, agree siya. Hindi niya tinututulan yung mga aksyon ng mga kongresista sa pagpapahiya, pagdedetain, at pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. Masyado siyang tahimik. Kahit sabihin man lang niya, personally, I would not have done this way. Wala. Okay. Bukod pa dyan, sabi niya, it is my duty for which I ask no special favor, but only fairness, which every citizen, be he the leader of the land or tiller of the soil, deserves the port estate. Nakakaloka. Ang ganda ng mga salita ng ating Pangulo. Pero, ginagawa ba niya? Sabi niya, I only ask for fairness. Meron na pa ba tayong nakikitang mga bumabatikos talaga sa Pangulo sa ating mga major na pahayagan? Wala. Anong fairness? He's getting more than a fair shake from traditional and mainstream media dahil nakita na nila yung ginawa sa SMNI. Talk about a chilling effect. Bukod pa dito, huwag natin kakalimutan, number one example, sino bang napatanggal sa DWIZ at the request of no less than a family member of Mr. President? Hindi pa kasama dyan ang ilang mga komentarista ng mga maliliit na radio station sa probinsya. Ang mga ito, very quietly, tinanggalan ng mga programa dahil tutol sila sa administrasyon. Sabihin na natin yung totoo dahil pro-Duterte yung iba sa kanila. Huwag po natin kakalimutan, kailan po ba ang may ilang mga journalists din na unalive during the term of this presidency. Wag na wag nilang ipagyabang ang press freedom na ginagarantiya nila. Maliwanag na walang ganun. Pero that doesn't stop the president from saying more. Sabi niya, unlike many of my predecessors, I do not seek collaboration. For that implies a surrender of your independence. Of course, FOCAP ang kausap niya. Yung local media, hindi niya sinasabihan ng ganun dahil tapos na po, co-opted na po, and may chilling effect na. Paano ko alam to? Aba, sino ba ang recently taken off the air? Hindi ba pugad bloggers? In the middle of their program, precisely talking about itong interview ni First Lady, in the middle of their program, Chugi, and they have not been back since then. Bakit? Natatakot ang stasyon. Pugad bloggers po. So, yun yung program ni na Mark Lopez, Doc Etel, Tom Berenguer, Piscal Darwin. Okay, itong si Lolita Agustin Villar. Lagay natin para kitang-kita yung pangalan niya. Naku, madam, nilalagay niyo pa mga mukha ng mga anak niyo. Are you not opening them up to some kind of danger? Alam niyo naman, hindi ba kayo sumusunod sa mga payo sa internet na huwag niyong i-expose? Lalo na kung meron kayong political commentary, yung mga musmus ninyong mga anak o kaya mga apo. O gayon pa man, sige, karapatan yung ilagay dyan. Sasabihin nyo, sama ng loob mo rin kasi natanggal ka. Madam, anong gusto ninyong maramdaman ng mga tao? Matuwa? Yay! Natanggal ako! Ganyan. Wala akong sama ng loob na umalis ako sa gobyerno dahil sa machinations ng isang hindi government official. Pero, walang karapatan ang kahit sino mang government official pumasok sa isang korporasyon para sabihin na tanggalin ang isang empleyado nila under threat of possibly losing their franchise. Madam, proud ka pa? Ikaw pa yung nagmamaliit sa isang taong masama ang loob? Sabihin na natin na masama ang loob ko. I'm not, because I do have this forum. Pero, madam,
natutuwa ka pa, you are on the side of the oppressors, happy ka na natanggal yung isang tao na walang due process, and simply because the station was under threat of losing their franchise, ma'am, observable fact po yan, hindi yan speculation. So kung ganyan ka, proud ka, you are on the side of the oppressor, and if your president becomes a dictator, you will be one of those people I will blame. Pinamimihasa ninyo eh. Sabi ni Jinky, walang pakialam ang paid media, bayad or takot magugurgol ni Smugs. Hindi sila magugurgol, takot nga sila eh. So they will, susunod yan. Kakaloka. I am of the opinion, sabi ni Presidente, that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. Ang kilay ko bumangga sa ceiling. Yan ba? Ganito ba ang pangyayari kapag may freedom of the press? Hindi ka man lang pala nagsiseek ng collaboration, pero yung misis mo, pinatanggal ng mga host. O hindi lang po ako ang pinatanggal sa DWIZ. At ikahihiya ko ba yun? Hindi. Proud ako. Now I have this badge of honor. One of the first to be oppressed. One of those in the foreground in the fight for press freedom. Tinanggal niyo po ako sa station with no better reason other than you don't want me to be the host. Tapos. Saan ang press freedom dyan? Kailangan daw critical ang media. O sige, kahit sabihin pa natin na ako yung least critical, ako pa rin ang pinatanggal ninyo. Nakakahiya ba yun? Hindi. Proud ako. At least alam natin which side of the fence this woman is on. And Mr. President, stop with the hypocritical statements. Kung pwede, wag na lang kayong magsalita tungkol sa press freedom. Dahil naman, kitang-kita lang, tad na lang tad ang pang-o-oppress ninyo sa mga taong hindi sang-ayon sa mga pulisiya ninyong pabaya. Thank you kay Damon. Thank you kay MJ Jean. Thank you kay License. Kay Didos. And so on. Okay. Patingin nga anong sinabi ng isang ko. Ano sinasabi? Allah! Ayan na po. And hallmarks of a toll. Okay? Isa pa yan. Ano pa ang hallmark ng oppression dito? Yung paggamit ng pondo ng gobyerno para mag-hire ng mga tolls to oppress, to insult. Katulad ng ginagawa mo, ma'am Scorpio wife, because all you're doing is repeating canards. Ni hindi mo kilala, hindi mo naiintindihan yung international relations. You cannot explain to me the arbitral decision, pero lakas ng loob makasabing Duterte already sold our country to China. Madam, cut and paste na lang po yata ang criticism. Isim namin, make sure na may resibo kayo pagka tumanggap kayo ng bayad, ha? Mamaya sabihin nila, 10,000 beses na kayo nabayaran. O baka naman yung pagbabayad sa inyo ay mas subject din, katulad dun sa mga ayuda, papasoli sa inyo yung 5,000, yun na lang yung 1,000. Sabi ni Fat, di niya talaga kaya, plema talaga ang globe. Kay sabi ni pobreng blogger, hindi niya ba nakikita ang nangyayari ngayon? Mga panggugurgos, mga nagsasalita kontra sa mga kapalpakan nila. Ay, sir, alam niya yan. And if he doesn't know, he ought to know. Kasi trabaho po ng PCO yan, mag-monitor ng mga feedback sa kanya, sa kanyang governance. Trabaho nila yan. Ako pa nag-institute ng ibang guidelines dyan. Ewan po, baka pinalimutan na nila. The president should be aware of what his people are feeling and of what their needs are. Paano niya pananagutan yun? Paano niya gagawa ng paraan yung mga pangangailangan ng taong bayan kung hindi siya nakikinig sa mga ito bukod dyan? How will he ever know that he's going in the right direction? Oh, wait. He will only know that if his people give him feedback and if he cares. Sabi ni Jacqueline Ong Doblan, sobra ginigipit nila mga taong critical sa gobyerno samantalang sila nakikinabang. Sabi ni Jing, yung press freedom nandun lang sa pro-BBM admin. Go. Sabi ni Rain Cloud, may mga tao pa rin natutuwa sa mga oppressors. Sabi ni Ma'am Bernadette, lahat ng freedom sila lang na miyembro ng sindikatong entitled. Mga makakapalang apog na walang utang na loob niya. Tyrants, no more Marcos Araneta Romualdez. Dilangaw, kulangaw.
We need you, Attorney Felix. Malaking tulong po kayo sa taong bayan na this time of Mekus-Mekus government. Puro sarsuela. Sabi ni Kuldani, I hate very New York. Napakipokrita. Bakit porket mayaman? Sana alam ni Butod na sa lahat ng first lady, the most despised human being on the land. Sabi ni Richard Diolata, si VP Sara maayos nagtatrabaho sa DepEd, yung pang pinag-iinitan nila. Ito. Sabi niya, in addition to that, it must have, the press daw, must have the untrammeled freedom to do its work. Not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation. Nakakaloka. What does it mean to deepen discernment? It means na pro-commentarista siya. Kasi yung media, di ba, meron tayo doon sa mga pahayagan, merong straight news, merong commentary, merong editorial, ganyan. So, ibig sabihin, hindi lang po yung mga nagre-report, kundi pati yung mga commentarista. Ah, hello. Ah, puga bloggers. Hello, laban para sa bayan. Aba, lahat yan, pinatahimik. Pero tigas talaga. Pakapala na lang, di ba? Di naman sila nahihirinan eh, sanay na. Must have the untrammeled freedom to do so. Sinabi niya ito sa FOCAP kasi ang FOCAP hindi nakakaramdam ng ganyan eh. Siyempre, foreign correspondents. You know, this president has an affinity for all things foreign except for China. Sabi ni Ma'am John, dyan naman magaling si BBM, magsalita lang pero walang gawa. Sabi ni Nibay, timabuhay mga vloggers tulad ni Nasas, Maharlika, Joey, Kokolokoy, and Attorney Blake. Sino yung video? So the last thing that the president said, well, that we're going to discuss here, it must have, the press must have untrammeled freedom to do its work. Not just to arm the citizenry with the truth, but also to deepen discernment in this age of mass disinformation. I thank you very much, KJP.guy. What happened? I don't know. I don't know really what's happening. We're going to have to check later on kung ano nangyayari. So, anyway, balik tayo dun sa topic. Kasi we don't allow people to, just because na-interrupt yung signal natin, doesn't mean that we're going to stop sending this message. The hypocrisy here is the president's claiming all of these things, that he will only explain his policies, he doesn't seek collaboration, he only asks for fairness, and so on. Fair ba yun? Nagpapatanggal kayo? Not only that, the institution, the hiring of trolls to harass private citizens is indicative that they are not, we are not in a society where the press is free. Thank you, kay Roger SD. Not only that, the worst part of it all, you know what the worst part really is that he lets the first lady do his dirty work. Huwag niya sasabihin, hindi niya alam yung ginagawa ng first lady, ng gugurgur ng mga host. Huwag niya sabihin, hindi niya alam yung mga ginagawa ng kanyang may bahay tungkol dito sa mga media. At huwag natin sasabihin na yung kanyang display of, what was that? Yung interview niya with Katunying was lihis sa kaalaman ng ating Pangulo. Ay, nako. Ayan. But the more astounding part of this hypocrisy is that they have the temerity to talk about press freedom. At a time na, Sino ba dyan ang nasa forefront ng pananakot ng media? Ito yung nakakatawa dyan eh. Yung media, many of which are already scared, puro sip-sip na lang. Yan ang tinatawag nilang press freedom. The freedom to be nice to the government. Hi. Next. May karapatan sa ating saligang batas. Teka, hanapin ko lang. Nasaan ba yun? May karapatan ang ating media, ay ang ating bawat mamamayan, yun. Babasahin ko lang. May karapatan ang ating media, ay ang bawat mamamayan na meron tinatawag na freedom of assembly and the freedom to petition for redress of grievances. Ano yan? Generally, rally yan. At may karapatan mag-rally, by the way. Pwede bang i-disallow ang rally? Hindi. Ang pwede lang, dahil guaranteed right ito, sabi ng saligang batas at ininterpret ng Korte Suprema, the right means na hindi pwedeng i-deny ang permit. But the local government can prescribe or assign only particular dates, times, and places where these rallies can be held. In other words, pag may humingi ng permit
bibigay yan. Pero dapat, kung hindi pwede, ano, bibigay yan, pero pwede nilang sabihin, o sige pwede, pero dito lang kayo. O kaya, kung pwede, dito lang kayo from 3 to 5 o'clock. Pwedeng gayon. So, anong ginawa sa Malolos? Malolos ba? At saka sa, yun, tama, sa Bulacan. Ayon sa TAPS, ang TAPS po ay Transparency, Accountability, Peace, and Security Coalition. Sila po ang nag-organize sana ng rally dito sa Bulacan. Sabi nila, humingi sila ng permit. Noong simula February 2024, nakipag-ugnayan sila sa Provincial LGU ng Bulacan at LGU ng Malolos upang humingi ng permit para sa pampublikong lugar na maaaring pagdausa ng peace rally. Alam niyo na, mangyayari pagkatapos nito. Nagaganapin dun. Sang-ayon na ito sa batas. Batas Pambansa 880, DILG Memorandum Circular 2006-42, and yung Supreme Court decision granting permits for public assemblies. Parehong hindi nagbigay ang Malolos at saka ang probinsya ng Bulacan. Take note ha, hindi nagbigay. Again, nabagyan sa ating saligang batas. Ang sabi, gagamitin daw yung Bulacan Sports Complex. Samutsaring kahidahilanan daw ang sinasabi upang hindi mapagbigyan ng kahilingan. Kahit na sila na ang magtakda kung kailan ito mabakante at sa maraming beses na aming pabalik-balik sa pag-follow up ng kanilang tanggapan. Sa madaling sabi, ilang beses nilang hiniling, parating may dahilan. Anong sabi ng Korte Suprema dito? Pwede, dapat itakda ng LGU. So in this case, yung probinsya ng Bulacan at ang LGU ng Malolos City. Itakda nila date time kung ganong katagal yan. Ginawa ba nila? Hindi. Ang ginawa nila, pinabalik nila ng pinabalik ang mga representante ng TAPS, effectively denying their permit. Yan. So, hindi pwede doon sa Malolos Sports Complex, ha? Sa Sports and Convention Center. Okay. Ginawa nila, naghanap sila ng private na lugar. At nakahanap naman sila ng private na lugar. Doon sa, sa industrial park ng Malolos. Okay? Nakipag-ugnayan sila sa provincial PNP, sa Malolos City, etc. Okay na, ready na. Private. Ano nangyari? Matapos ang ilang araw, binawi ng pribadong lugar na yon. At ang sabi, natatakot sila. Sabi nila, may mga, ito yung words ha, mayroong mga hindi nagpakilalang mga lalaki na naka-uniforme ng kulay itim at mga nakatalikod ang ID, sakay ang dalawang SUV, nagsadya sa bahay ng may-ari at nagbanta na huwag payagan ituloy ang maisog peace rally. Uulitin ko yun. Pinagbantaan sila ng mga armadong lalaki na naka-uniform, hindi armado, hindi sinabing armado. Okay, mga lalaki yung naka-uniforming itim at pinagbantaan sila. Huwag payagan ituloy ang maisog rally. Ayon pa daw sa mga yon, baka matulad daw yung mga may-ari sa gobernador ng Davao del Norte kung ito ay ng Davao del Norte at sa mayor ng Cebu. Kung itutuloy ito, huwag na sa Bulacan. Okay. Uulitin ko yung sinasabi ko kasi mamaya na po kayo magtanong ng hindi ayon dun sa topic natin, parang awa nyo na importante to. Hindi ba kayo nababagabag? Sa susunod kayo na po ang gugurgurin kung papabayaan ninyong mangyayari ito. Paano kaya nalaman, attorney? Abay, paano hindi malalaman? Siyempre, sasabihin yan. Ina-announce na dahan-dahan yung rally dun, yung maisog rally sa Bulacan. O, alam nga naman hindi nila malaman later on. Siyempre, gagawin natin, isa sa publiko yun. At isinapubliko na yan sa ilang mga tao, alam na sa Bulacan. Siyempre, ipapaalam mo sa ano, sa barangay. Hindi po pwedeng sikreto yung rally. Paano pupunta yung mga tao? Maliwanag, sabi ng TAPS, pagbabanta, pananakot, panghaharas ang pakay ng mga lalaking nakaitim sapagkat walang anuman pagkakakilanlan o legal na dokumentong ipinakita na mayroon ngang maging paglabag sa paggamit ng pribadong lugar na pagdadausan ng peace rally. So anong tawag dyan? Yan po ba ang freedom of speech? Yan po ba ang freedom na ginagarantiya ng ating saligang batas? Yan po ba ang
Yan po ba? Ito bang pangulong ito? Who swore to uphold the Constitution? Siya ba ang nagsasabi na tama yung ginagawa niya? Ipagyayabang pa niya yung kanyang ano? Freedom of speech daw na itinataguyod nila. Thank you kay Lolette Judilla. Mamaya may hihirit na naman dyan. Bakit ka galit? Ang tanong ko sa inyo ngayon, bakit di kayo galit? Yan, sabi ni Miss Sunday Gray. Dirty work nga to the point of being interviewed, being ugly and rude. Ililihis sa drug bust, sa EDCA, sa kidnap issue, smuggling issue at marami pa. Sabi ni Lights, Camera, Action, di ba mas maganda pag marami ang local officials na masuspend to activate self-destruction ng admin? Grobe na Mongkoy. Well, why do you want to force the matter by oppressing people first? Hindi nga natin gusto yung nag-o-oppress eh. Tapos pagdidiwang natin yung mga ganun. Right now, well, feeling ko ganun naman talaga ang mangyayari. Paawa effect si Lam, sabi ni Concepcion. Sa interview, kala mo inaapi, eh sila itong nang aapi. Sabi ni Catelea, dapat magkaisa na tayo mga Pilipino, gising na tayo sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat, kawawa tayo. Totoo yan. Huwag nating iintayin na maging mas labis pa dito sa ginagawa nila. Sabi ni Mai, let us see this oppression na patigilin ang Bulacan rally, dinadagdagan ng gobyernong itong galit ng taong bayan. It's good, subukan na nilang galitin ng sobrang taong bayan. Sabi ni Love, September, there's no freedom of speech or of the press nowadays. Even mainstream media did not report the true situation and happenings in the country. Pugad vloggers went off the air. They went off the air on the day that they talked about. Ewan ko kung nakapag on the air na sila uli. Kasi the day after, parang nag-aalala sila na hindi na sila makakabalik. Sabi ni Lina, ang nauto ng mga Marcos ay yung hindi nakaranas ng ginawa ni Senior Marcos. Nakarating na ba ito kay Senator Amy? Hindi ko po alam. Sabi ni Noriel, taga-Bulacan ako, matagal ko nang hinihintay ang Mas-Isog rally. Dismayado po ako sa aming gobernador, mga duwag sa mga Marcos at Romualde. Sana po magising na din si VP Inday Sara, tulad ko nagising na. Ako po taga-Bulacan. Taga-Malolos ang aking ama, taga-Bagna. Nananawagan ako sa aking mga kasamahan dyan, mga pamilya. Kung hindi man kayo po ay sumasang-ayon doon sa ano sa ating mayor at saka sa ating gobernador, baka kaya kung sumasang-ayon ka, hindi. Kung nasa panig po kayo dati ng ating mayor at ng ating gobernador at nagugulat kayo dito sa ginawa nilang pag-deny ng permit or effective denial of the permit, pakikausap naman po. Kahit hindi niyo siya makonvince, at least ipaalam niyo naman. This is so very, very disappointing. Pugad ng bayani ang Malolos. Diyan, ang mga kamag-anak ko, ang aking mga ancestors, miyembro ng Agripayan Church, mga miyembro ng Katipunan, ilan dyan, mga unang umalsa laban sa mga, ano, sa kolonyal na mga Kastila. Ano ba? Giting at tapang. Sabi ni Arnel, ganyan na bang buhay sa Pinas? Tinatakot na nilang mga mamamayan? Grabe, sana mag-work out na si VP sa government natin at mag-rally na tayo. Sabi ni Jean, new single use, meaning plastic, na pag-uugali nila, kakadiri at nakakasira sa kapaligiran ng Pilipinas, dapat pagbawalan ng ganyang pag-uugali. Bravo Papa, yung tinatanong po ninyo ang subject ng aming live kahapon. Yung sinabi ni FL na nagwawala yan si Trixie, nag-hire ng mga trolls. Pakipanood po, mahaba po at ayoko na pong ulitin yung sinabi ko pa kahapon. Hanapin nyo na lang po sa YouTube. Sabi ni Z Food Lover, masyado na silang madrama. Sabi ni user 117746, Lamos not expecting na mabash pa sila. Kala talaga niya mas kaawaan sila. Anong nakakaawa dun? Pinaramdam niya talaga. Di ba my way or the highway siya? Di ba? Ako pa. Di ba? Kung ako yan, patay sila. Ako pa. Bad shot? Bakit bad shot? Anong ibig sabihin ng bad shot? Siya ba ay nasa posisyon, gumawa ng mga desisyon? Kung siya ay ano, kung kakailanganin ba ni VP Inday ang kanyang good graces? Bad shot. That was a bad choice of words. Thank you kay Chicken Adobo.
Bukod sa masarap, nagpadala pa siya ng rose. Sabi ni Beowulf. Sabi ni Beowulf, pa-victim si Lisa, akala mo kung may mandato, hindi siya ang pinoto ng tao, asawa lang siya. Sabi ni Bish, ang sabi pa nga, ngawa daw ako ng ngawa. Good! Nga, gusto niya ng ngawa? Ayaw niya yung ngawa noon? Pwes, yan naman ang bibigay natin sa kanila. Para naman, itong mga to talaga, napaka-sensitive nila, tapos ang lakas ng loob magagaganyan. Ewan ko ba? Ano nangyayari? Hindi ko maintindihan kung matapang sila dahil nakaupo o matapang lang talaga dahil sa kakulangan ng impormasyon. Sabi ni Sunshine Uy, how come they can just do this harassment to public officials and go scot-free? This is alarming po. Tapos yung mga sinasabi ni Lam sa interview, threatening people what she can do. This is very, very wrong. We have to do something. Makasasunod tayo ng burburin. Totoo yan. Bakit nagagawa niya ito? Well, because in many instances, kulang po yung batas. Halimbawa, doon sa pagpapasok niya, doon sa ano, pagtatanggal sa akin, sino ang maaaring mag-witness dyan? Sa tingin niyo yung mga kinausap niya mag-witness para sa akin? E tinanggal nga nila ako eh. In the end, sa totoo lang, Ma'am Sunshine, trabaho ng Congress to ensure that people are not further victimized by the executive officials who feel na napaka-powerful nila. Pero ginagawa man nila, hindi. Hindi nila gagawin yon dahil baka sila yung susunod na ma-challenge. So, ang nangyayari, because we keep voting for the same kind of people over and over again, there's very little change that's happening. So tingin nyo ba yung mga nakaupo sa Kongreso mag-e-empower ng mga ordinaryong mamamayan katulad ninyo? Natin? Ikaw? Ako? Sabi nila, it's camera action. This is Sutil Sunday, pero parang gusto ko nang magmura. Oops! Maganda magmura, okay lang kasi release yan eh. Pero siguro, let's be more creative. Halimbawa, instead of calling somebody a liar, you can say, he or she has no more regard for the truth than a cat would have for a marriage license. Than a tomcat would have for a marriage license. Marie Joseph, di ba? Sabi ni Annalisa Divino, 830, ma'am, thank you for sharing what's happening around. Ang dami naming walang alam sa mga pangyayari. At hindi yan ipaalam sa inyo ng isang media na takot. Ng mga media, ng mga mainstream media na takot. I can't really blame them. Yung mga may-ari ng mga malalaking stasyon, ng mga, yung mga TV stations and radio stations, they spend millions and they will lose millions and millions pag biglang gawin sa kanila yung ginawa ng SMNI. It is up to us to defend the freedoms. It's up to us kasi tayo, wala naman tayong mga prangkisang i-defend eh. Paglaban natin yung mga yan. That is how democracy works. And we're going to have to do it. While I don't really like helping out people who are already very rich, if sila kaya nilang patahimikin, ano pa kaya ang ordinaryong mamamayan? We have to fight for each other. So we fight for SMNI. We fight for Pastor Kiboloy. Yes, because his right to due process, nilabag po yan. Kailangan ipagtanggol natin yan. Because kung kaya nilang gawin kay Pastor Kiboloy, kaya nilang gawin yan sa atin. Diba? Tawan-tawa naman ako dito kay, ano, kay Kong Tevez. Isa pa yon, vinionate din ang due process niya. Now, I don't know him from Adam. And, you know, maybe some people from his jurisdiction don't think that he's a good person. I don't care. Para sa akin, dilabag mo yung kanyang karapatan, dilabag mo yung rights niya to due process, kailangan ipagtanggol natin sila. Sabi ni Mark, umahawak ka ba ng kaso ngayon o TikTok lang muna? Ano ba akala mo sa akin, Mark, ha? Kung gusto mong mang-insulto, you're going to have to do better than that. Gandahan mo para makasuhan naman kita ng libel. Ano makita mo na nagpa-practice ako? Type mo? Sabi ni Paul Verizer, ginawa na ng mga Marcos noon. Alam na ng mga media ang kakayahan ng mga Marcos patahimikin ang freedom of the press. Oo, sanay na. Sabi ni Mia Lin, ganun ba pag natatanggal sa kabinete, puro masasama ang mga sinasabi mo? Madam, nasan ka in the past 2 years? Were you living under a rock? After I left government, wala akong sinabing masama sa boss ko, dati kong boss, sa first family, and so on. Tignan ninyo, kahit balikan nyo pa. Ito yung nakakatawa dyan. Kahit sa karambola, hindi po ako yung maangas dun eh. Tapos ako, sasabihan mo ngayon, puros masasama sinasabi mo. Ma'am, bago kayong magsasalita ng puros, alamin nyo muna lahat ng sinabi ko. Kasi nagmumukha kayong sinungaling sa ginagawa nyo yan.
Sabi ni Reynaldo Sotel, binayaran nga ni Tambaloslos ang media sa Japan, dito pa kaya? Sabi ni Gigi Play, so in short, mainstream media is not reliable. They only care about their interests. Don't ever believe them anymore. Alam nyo, mahirap magkatakot. Hindi mo maaasahan na magsabi ng buong katotohanan. Sabi ni Jay, hindi lang po press ang pinatatahimik, pati police and their families. Their social media is being closely monitored. If they comment or post against this government, they get reprimanded. Alam mo, kahit pa nga magtago sila behind an alias. Totoo yan. Jesus! Jeremy, napaka-illogical. Umpisahan natin itong mga ano. It's time for an education for you guys. Sabi niya, so ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Pastor na siya may-ari ng kaluluwa mo o siya nagmamay-ari ng mundo? Hindi yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko, kailangan natin ipagtanggol si Pastor Kibuloy dahil mamamayan siya ng Pilipinas at entitled siya sa due process. Wala akong sinasabi sa mga kaluluwa o yung mga sinasabi mong pagmamay-ari ng kahit ano. Ikaw po ay lumilihis sa usapan at walang logic yung sinasabi mo. Kung kayo po ay isang tol at binayaran kayo ng pera ng gobyerno, sagot kayo ka sa amin. Sa amin kayo mananagot dahil pera ng bayan yan, nagbabayad kami ng mga taxes para gamitin mo sa ganyan at manggurgur o manginsulto ng ordinaryong mamamayan na naglalabas lamang ng saloobin bilang garantiya sa ilalim ng garantiya ng saligang batas. Chupa. Dami po mga tao may saltik ngayon. Di ba po kaya ito pati mga utak ng ibang tao po ngayon natutuyot din sa mga utak nila? Hindi po. They're paid to not think. Okay. Lee versus, sinungaling daw ako, may nabubudol daw ako. Sayang pinag-aralan, ginapit sa pagsisinungaling. Itong si Rivers, bukod sa sinungaling, duwag. Natatakot, nagtatago sa ilalim ng mapagkunwaring pangalan. Thank you kay Truth Hurts at kay Alamin. Bakit? Nandito ka para magtawag lang ng sinungaling. Wala kang pruweba, wala kang ebidensya, wala kang kahit anong alam. First time mong sumalpak dito, tapos ganyan ang sasabihin mo. Kung mayroon kang sasabihin, umayos ka ng logic mo, ng ebidensya mo, at ng inyong pagpapahayag. Welcome ang opinion dito. Huwag ka lang bastos. Bakit ako matapang ngayong araw na ito? Sabi ni Ma'am Matet, sige, pangaralan niyo yung mga nagko-comment against you. Ay, nako. At kung pupunta kayo dito, tapos magpapakomento na nakomento ko na, pasensya na po kung hindi ko kayo papansinin, tignan nyo na lang po yung iba. Kasi merong mga tao dyan whose sole purpose is puntahan ako dito at magsayang ng oras. Thank you kay Barabasi. So, sabi ni Strawberry, oh my gosh, I forgot it's still Sunday today. Sabi ni Edgar, kung si former President Marcos Sr., bar top-notcher, si Ferdinand Marcos Jr., aka BBM, ay bar top-notcher din man. Laging nasa bar, nag-good time at nagpo-pull. Thank you kay Kets at saka kay Jan. Anong oo, hindi lang naman kung sang-ayon sa sinabi. Hindi yan ang tinanong mo. Ngayon sasabihin mo kung sang-ayon ako, hindi. Hindi ko kailangan manampalataya sa ano sa sinasabi ni Pastor Kibuloy. Hindi ako kailangan isang kaanib sa kanyang relisyon. It is enough na mamamayan siya ng bayang Pilipinas at may karapatan siya sa ilalim ng saligang batas. Kaloka ka. Bakit ka mamimilit na kailangan pang manampalataya ako ng ganon? O kailangan mo pang malaman ano yung relevance nun? Wala. Gusto mo lang manggurgur o gusto mo lang manggiit. Gusto mo lang manginsulto. At gusto mo pang insultuhin paniniwala ng mga tao. Ginagarantiya ng ating saligang batas ang karapatan maniwala sa kahit anong relihiyon o kahit mawalan ng relihiyon o kahit walang pananampalataya, pwedeng agnostic, pwedeng kahit ano, gagarantiyan pa rin ang mga karapatan mo sa saligang batas. Bakit magiging relevant whether or not I believe? Bakit kailangan? Bakit mo tinatanong yung mga ganyan? Para pagtawanan? Para i-oppress mo yung mga taong naniniwala? Alam mo, ang tagal-tagal na nung Salem Witch Trials, ang tagal-tagal na ng Inquisition, andyan pa rin ang utak ninyo?
Sabi ni Bernalisa, banatan mo yung mga animal na tol na yan. Gigil kami sa mga yan at hindi enough na i-report mga yan. Tama lang na sugalgalin mo yung mga about sa batas. Sabi ni Filipino Leaks, waste of oxygen. Actually, waste of carbon nga eh. Carbon is the basic building block. Yan po yung ano, yung chemical or substance that is the basic building block of all life forms. So, ibig sabihin, sayang talaga yung ginamit sa ano, sa in, sa doon sa iyo, sa iyon. Doon sa sinasabi mo. Hi kay Chicken Ad, thank you very much. Po Tommy Pinodon, no? Pag mo kasi madam. Okay. Ah, sabi ni Ma'am Judith, Mr. President, bad shot ka na sa amin. Ibabalik namin sa iyo ang word na sinabi ng asawa mo sa mahal naming VP Sara. Alam mo, natutuwa ako pag pati yung mga comments dito gumagaling ng gumagaling. Not only are you ano, you passionate. Natutuwa ako sa passion ha. Don't get me wrong. I don't. Yung mga objective statements maganda yan. Thank you kay John Les. But gustong-gusto ko yung pagkaano, ang gaganda ng image ninyo, yung mga gumagaling talaga kayo. Sobra, hindi ko na malagay in words na overwhelm ako. Thank you kay Nato. Sabi ni Noel Jesse Palermo, sino ba pangulo ngayon, madam? Si BBM o si Lisa? The way things are going, mahirap na po mag-tell. Sabi ni Lights Camera Action, mag-apply ako moderator, taga-taga ng call. Teka, andyan na kasi sina ano eh. Tanong mo sa mga moderators kung kailangan pa nila ng tulong. Sabi ni Ma'am Carmina, mga tol na magaling lang mambuli, walang laman ng jutak. Sabi ni Israel, 21, sa totoo lang, nire-report ko talaga mga tols kahit sinasabi ni Meta na wala daw na violate na laws yung account. Umiinit talaga ulo ko pag bobong ribat. Totoo yan. Just keep reporting. O di ba, kung ayaw sabi yan ng Meta, hindi. Report and block. Masaya yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung troll farm yan, bibili sila ng bibili ng panibagong SIM. Sabi ni user, I saw a video of you, attorney, nasagot mo lahat ng questions ng media nung nasa admin ka pa na ubus ang talaga yung trabaho. And, you know, in fairness, it was a good job. And, maayos naman ng media, sa totoo lang. Kaya nga, hindi ako naniniwala na co-opted lahat o nabayaran sila. Hindi, natatakot talaga yung mga may-ari ng mga stasyon. And I cannot blame them. Nakita nila. Yung purpose talaga ng paggulgul sa ano, favorite word ko yata ngayon, ang SMNI, is para makita at matakot na yung iba nang hindi na sila kailangan pagsabihan. Thank you kay John Les. Sabi ni Ma'am Mary V, yes, mabubuhay na naman ang dugo ng revolutionaryong Pilipinas. You know, actually, we're really, really good at it. Sabi, ang daming adek dito. Totoo namang walang kwentang presidente. Sabi ni Jay, I hit the like button para mula yung 666 na number. So ako na ang 667th person to like this live stream. Magandang gabi, sabi ni Jay. Sabi ni Filipino Leaks, pero attorney, di masagot ni PBBM ang simple question during the drug bust press con. Which one was that? Sabi ni Dudong Diamond, pansin ko talaga ngayon wala ang mga Doris Bigonia, Rappler, uy, si Ted Filon nandyan pa, at Karen Davila na tumatalak. In fairness kay Karen Davila, siya at siya lang ang bukod tanging sikat na journalist na nagsabi na tingin ko violation ng press freedom yung ginagawa sa SMNI. In fairness to Karen. And si Ted Filon, andyan pa naman. Uy, huwag natin kakalimutan. Ang Net25, okay pa. Ang UNTV, okay pa naman. Ha? Sabi ni Filipino Leaks, question on his instructions to PNP and PDEA. Ano yung question? Sino daw ang presidential secretary? I mean, press secretary ngayon? Si Sec Cheloy pa rin. Naturo nyo po kasi ang mga naturuan po ninyo ang mga followers nyo ng tama, kaya din po we owe it to you. Oy, we learn basics ng law sa inyo, what's fair and what's right. Oy,
Actually, alam nyo na, pinormahan ko lang. Magagaling na kayo to begin with. Hindi po ako nagpagaling sa inyo. Magaling na kayo to begin with. Binigay ko lang yung forma ng batas sa inyo. Sabi ni Filipino Leaks, nakakagulat yung lack of comprehension ni PBBM. Yan na, dumadating na po, naka-receive na po ng instructions yung mga trolls. Ang sasabihin nila, ikaw dati kang secretary, ikaw dati mong kasama si BBM. Ngayon, galit ka na dahil natanggal ka. Okay, everybody, all together now. Number one, di ako natanggal. Number two, tanong ninyo kay First Lady kung anong ginawa niya. Number three, ano sa tingin ninyo? Hindi ako pwede magalit? Ha? Magpapagulpi lang ako dun sa mga tao? Ano akala ninyo? Yan bang dugong Pilipino? Papayag at papayag na lang? Anong gusto ninyo? A country of slaves? There are no tyrants where there are no slaves. So ang gusto ninyo, magpagulpi ako? Yun ba po, ma'am, ang gusto ninyo? Ha? Gusto ninyo sasabihin ko na i-discredit ako because I am angry? Ma'am, my anger doesn't change the fact of the Bill of Rights. My anger doesn't change the fact that this government is violating the rights of its citizens by denying the freedom of speech, by denying the freedom to assemble, by denying the right to petition for redress of grievances. Yes, ma'am, lahat yan nasa saligang batas. So anong gusto ninyo? Hahayaan na lang namin, magpapagulpi kami, ganon? Ha? O so, ang ginagawa ninyo, nagiging co-conspirator kayo doon sa pang-o-oppress ng mga kapwa Pilipino natin. Ang tawag sa inyo, ma'am, oppressor din. Huwag kayong pupunta dito thinking na ang gagaling ninyo na pagsabihan kami dahil galit kami. You have no right. Because you are on the side of the oppressor. You are on the side. Kumbaga, ikaw ang makapili, madam. Kaya kulang na lang yung bayong. Pero yung modern equivalent ng bayong ngayon, ma'am, yung mga fake names ninyo, lalakas ng loob ninyong pumunta dito, tapos sasabihan nyo ako na ako, galit ako dahil natanggal ako. Bakit? Ha? Denionate yung karapatan ko. Ako nananahimik. Nagtatrabaho ako sa isang radio station, tumawag ang isang government official, courtesy of the First Lady, para tanggalin ako sa programa ko. Anong gusto ninyo? Matuwa ako? Anong gusto ninyo? Hindi ko ilalabas yung paglalabag nila sa batas? Paglalabag nila sa saligang batas? Anong gusto ninyo? Happy kami? Yun po ba ang pakay ninyo pumunta dito and think that kayo pa yung tama sa paggaganyan ninyo? You're on the side of the oppressor, ma'am. Co-conspirator kayo. When the reckoning comes, kasama po kayo. Tandaan po ninyo. Hindi kayo nakakatulong sa bansa ninyo. Tumutulong kayong gumawa ng oppressor. Tumutulong kayo sa paggagawa ng isang diktador. Tandaan nyo yan. Thank you kay Amazing. Sabi ni Scarlett, pinapatay nila yung issue kaya nagpa-interview si Jabba the Hutt. Posible yun. Posible yan. Ako hindi ako naniniwala na ganyan sila kagaling mag-isip. Pero siguro utos ng consultant nila na kano. Thank you kay Andy at saka kay Chicks. Well, Falk says, Lisa says, bad shot. BBS says, BBM says, complicated. Thank you kay Roda. They want VP and die out. Subukan nila ng magkaalaman. Thank you kay Andy. Thank you kay Cadence. Sabi ni Marlita, syempre naman ito yung ipig sa galing mo magpaliwanag, kaya kami gumaling din. Sabi ni Tony Anwar, attorney, the mere fact that he does not know that the lawyer of Kibuloy is not a member of KOJC and is a Muslim shows his ignorance. Si attorney Torion ba to? Uy, magaling na abogado yung kasama ko yan sa IBP. One of the best. Sabi ni Boss Damon, boss, mga moderators ko, binaboss ko na. Boss naman tas is lovely, the boss. Thank you kay Inday sa araw ba yan? Na padala ng roses. Dracaris. Pero thank you Sir Tony, tama po kayo. Sabi ni CRDP, alam naman ng mga trolls ang problema ng bansa, sa ngalan lang ng pera kaya lumilihis sila. Sabi ni Ma'am Melda, yes, part of nature siya. Kaya memorize niya lagi speech niya pero hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi niya. Good disclaimer. Sinong Bart of Nature? Sinong Bart of Nature? Meron na. Holy cow. Nasaan daw po si Pilipi?
Hindi ko po alam. Nasaan ba? Hindi ba nasa, ano, nasa UK? Thank you kay Ande. Do you think kailangan mag-resign ni VP as DepEdSec sa nangyayari ngayon? No. Naman siyang ginagawang mali. Sabi ni 26 Antik, sa tingin po po, nag-iisip ng way si Marcos para humaba ang term niya as president. Any suggestion po? Hindi na po siya nag-iisip, ginagawa na po ng kanyang pinsan. Sabi ni Arian Naksunamon, if you can have a do-over, would you choose BBM? I don't know. I really don't know because I don't know then what would have happened if we didn't. Sabi ni Jamie Moore, chemist din si Baby M, kaya alam niya kung high grade ang po. Ay, grabe! Sabi ni Ma'am Flavi, kung si Attorney Vic nga, ginurgur na isa sa mga nagpanalo kay BBM at pro bono pa daw siya. Pagkapanalo, nilaglag na. Tayo pa kaya? Tapos ang tanong, nasaan na ang driver ng van na may shabby? Kaloka, no? Yan. Sabi ni... Ay, thank you kay Inday Sara. Anong update kay Kibuloy? Wala po akong update. Lesson learned, no Marcos anymore, sabi ni Luna Bell, corrupt oppressor and oligarch. Attorney, nasan po si TP? Sabi ni Bravo Papa, sana makapunta ka ng Davao. Parang nandiyan ako parati. Hindi nyo ba nakikita? Nandiyan ako parati. Doon nga ako sa Tabum eh. Sabi ni Sixth Sense, bakit hindi kunin ng Net25 si Taberna? Ngayon ko lang nalaman na iglesia ni Cristo pala yun nanunutok ng baril. Ha? Sa siklista, dati na in-interview ni Anthony Tabel na gaano katotoo yun. Hindi ko po alam. Yung nanutok ng baril. Nanutok ng baril. Ay, yung cyclist. Hindi, nanutok ng siklista. Kliyente ko yun. Pero, ano, I had to pass him over to another lawyer. Sabi ni Catherine, paano kasi attorney bayad yung mga yan? Bulag-bulaga na lang sa mga maling gawain ng administrasyon na ito. Taking down people off the air is really taking away people's rights to air their grievances. Tsaka nakalimutan na ata ni Lisa that she's the most hated FL of all time. Also, FPRD, VP Sarah, and you are lawyers. Bakit yung mga abogadong nakapaligid sa kanyang mga attorney lang ang paningin niya? Thank you to Red and Greg. Mama. Sabi ni Rara Abby, sa mga dapat nagre-resign yung mga palpak na politiko at government officials. But wait. Ganito yan, madam. Yung mga yon nag-contribute eh. Ay, nako. Di lang napuputukan ng mga ano eh, positions for sale. Thank you kay Random Things, kay, tsaka kay Dan Alhambra. Ano po yung dapat gawin ngayon ng DDS? Ganyan nakagarap pa lang mga Marcos regime. Di pa rin po nagbabago ang ating strategiya. Thank you kay Red and Gray. Kailangan palaganap natin itong balita na to at kailangan sinasagot natin yung mga issues na pilit ni release ng mga calls. Thank you kay sino nagbigay noon. Kay Red and Gray at saka kay John. Thank you very much. Okay, sabi ni Ice Vargas, Diyos ko, sana mabalik yung palamura para matakot na naman yung mga walang hiya. Totoo yan. Sabi ni Marites, anong channel SMNI sa TV? Wala na po. 186 na wala na dahil sa galit ng Tamba at Jahas. Ano, YouTube na lang po muna. At DZAR po ang hanapin niyo. Sabi ni Zaldi Cal Ortiz, salute for you. I followed your radio program. I know how professional you are on your radio program. Inaantayan ko nang may sabihin against the First Family during that time. Well said, oppressor din yung mga tools. Di talaga tayo paaalipin. Yun gusto ko sa inyo. Di tayo paaalipin. Sabi ni Gabriel Dubois, bakit ang yaman pala ng Martin Araneta kasi siya nag-fund ng BBM campaign? O nga, pero wala yung pangalan niya as campaign contributor. Sabi ni Honeycomb, ano po masasabi niyo sa COMELEC chairman na fa-file ng impeachment kasabwat ba diting lying lady? Palagay ko hindi. Kasi kanila yun eh. Sabi ni Ma'am John, at Irish, Attorney Trix is not the keeper of TP. Bakit ka hinahanap? O nga, bakit niyo hinahanap sa akong si TP? Tagal ko nang di nakikita o nakakausap. Thank you kay Ma'am Au Claire de Luon for sharing the live.
Sabi ni Edgar, mas mabuti na nga yung mga ginagawa niyo, ma'am, na umalis ka sa mga taong walang prinsipyo at mga manggagamit at mga walang utang na loob sa mga taong tumulong at nakatulong kay Mr. Mambubudo, Mr. Kuting, Mr. Niwi. Parang tatlong tao. Ay no, sabi ni Well Thoughts, just listen to Boying, dapat daw kasuhan si ex-Speaker Alvarez para di pa marisan. Naawa ako kay Boss Boying, kay Sec Boying. Eh, marahil, kaya ganyan siya magsalita. Alam na naman, hindi lilipad yung kaso na yan. Hindi yan mananalo. Paano mananalo yan? Eh, kulang sa elements ng ano, inciting to sedition. Gayun pa man, gusto niyang filean para maperwisyo at magtanda. Hindi po yan dahilan. Magpa-file po kayo ng kaso. Dahil lumabag sa batas yung tao, hindi yung para mamerwisyo. Sabi ni Anthony, what do you think about how FL treated VP Sara? Marami na po ako nasabi tungkol dyan. Baka kasi pag, kung pag-isipan ko pa yung sasabihin ko, lumalaan yung sitwasyon. Oy, sabi ni Doraemon, guys! Bakit sobrang naging hater niyo po? Hater? Kailan ako naging hater? Para hindi na kayo abogado kung mag-isip ka paris ni La Roque. Excuse me, I have more law now. I am talking about the law. I talk about our rights under the Constitution. I talked about why PI was wrong. Hater? Hater pala yung paglalaban mo yung mga kapwa Pilipino na nilalabagan ng batas? Hindi ba trabaho nga ng abogado yon, Doraemon? O ang gusto mo ay manahimik ang mga abogado at hindi ipagtanggol yung mga taong ino-oppress? Yung mga hampas lupang walang power na magsalita on their own. Yun ba ang gusto nyo? Thank you kay Andy. Ang gusto ninyo, tuloy-tuloy yung mga oppressor. Tatawagin nyo kaming hater, eh galit kami. Bawal magalit? Wala naman nakalagay sa saligang batas na bawal magalit ah. At kung ayaw ninyo ng hater, fine. Ayaw ninyo ng mga ganit, fine din sa amin. Ang tanong ko, bakit ka andito? Ha? Hindi mo pala kami gusto eh. Hindi mo pala gusto marinig ang mga ito. Ang dami-dami namang pwede mong sundan dito sa TikTok. Pupunta ka dito precisely just to say this. Eh kung hindi ka nakikinig, maantala ka ba? Ang totoo niyan, gusto mo lang pumunta dito, gusto mong mangpahiya. O gusto mo, tumigil kami sa ginagawa namin dahil natatakot ka magsasucceed kami. Eh paano hindi kami magsasucceed? Eh tama kami, pinaglalaban namin ang mga karapatan ng bawat mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Yung mga taong nakaupo sa poder, thank you kay John, yung mga taong nakaupo sa poder, kauupo pala wala pang dalawang taon diktador na kung magsalita. At hello, hindi pa sila tinatamaan ng kidlat sa pagka-ipokrita nila. O, diba? Hindi nyo akalain na kaya kong magsalita ng ganyan, ano? Yun po ang kinagagalit ninyo eh. Kasi ako yung pinakamalumanay halos sa lahat ng mga vloggers except for Doc Ethel Pineda. Pero ang totoo niyan, gusto niyo lang akong tumahimik. Gusto niyo yung tumahimik ako kasi nakikita ko ninyo, natatakot kayo na nagiging effective yung galit namin. Tingin niyo ako lang yung galit? Ako lang yung naririnig niyo? Kaya ka pumupunta dito trying to shut me up. Pero sorry, may karapatan ako. Tingin mo, maiindahan ko yan yung sinasabi mo? Nasusunod ako sa'yo dahil ininsulto mo ko? And in what school of communications did you go? Did you honestly think that by insulting me, na-convince mo ako to stop talking? In fact, you just fed the fire. You just fed the anger. Because there are people who are so clueless about our rights that they are willing to help a would-be dictator. Ha! Ano nga kayo ng ano? Basa-basa nga kayo ng saligang batas? Minsan nakakaawa na kayo eh. Mamaya hulihin kayo, ibigay mo lahat eh. Sabi ni PH News Watcher, ganyan yan, attorney, kasi lahat ng sinabi mo may sense based on facts. Thank you kay Emelinda Ludido. Oh, alam mo, asar ako, pero every once in a while, pag nakikita ko, ay may nagpadala ng rose, natutunaw ang puso ko. Grabe. Lalo na dito sa YouTube, oh, tignan ninyo. Naming nagpadala si Ma'am Marsh, more power daw, si Kunyun. Watching from Thailand, badshot din daw doon. Badshot din daw pag may tattoo. Si Seth, padala ng super sticker. Si Rock, nagpadala ng super chat. Si Ma'am Lynn Jordan, si Gear Falcon Studio. Si Ma'am Pinaito. Uy, si Ma'am Mia. Ay, Ma'am Mia. Si Chrisam, sa Lazar. Si Jovi Cabilao. Maraming salamat po sa inyo, nakakaloka. Kaya, hindi pa tuloy-tuloy yung galit ko kasi minsan biglang may magpapadala. Tapos, matutunaw na naman ang puso ko. Thank you kay Jersal. Sabi ni Nards, big correct. Yung mga basher kung hindi loyalist, bayarang calls. Thank you kay Gretch G. Go fight for what's right. Thank you kay Maria El Cielo.
Isaac Leiter, tama ba yun? And Bravo Papa, thank you very much. O, palakpakan din naman si Weir at saka si Sir Damon. Damon ba? Oh, mga moderators na ngayon sa TikTok ang bibilis. Nasaan na yung mga moderators natin dito sa YouTube? Hi kay Gerald, parati daw siyang nanonood. Thank you kay Warren. Oh. Sabi ni Jim Yu, Lam, remember lupang hinirang. Duyan ka ng magiting sa manlulupig di ka pasisiil. Back at your family. Thank you kay Len Lang. Thank you kay Gretch G. Kumusta na mga pinklawa? Nagagalit din po ba sila sa admin ngayon? Sa ngayon po, pinanonood lang nila yung away natin. Thank you kay Ande uli, kay Gretch, kay Pinoy SG. Sabi ni Angeline Condes, ang daming nanonood galing sa kabila, nagsuspy. Come on, bring it on. Bring it, bring it, bring it! Ano kala nila? Si First Lady lang ang kaya magsabi nun? Sabi ni Catherine Bon, and that Lisa pretends in her interview na wala silang ginagawang masama. Yun yung masaklap. Sabi ni Angelina, go, 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 you're right. I think nakakatawa. Okay? Ay, thank you, Tilen lang. This is how they think. Wala akong ginagawa na nahimik ako. Umalis ako. Masunurin ako. Ginawa ko lahat ng inutos nila sa akin. At nung kailangan ko nang umalis, umalis ako. Nahimik ako. Pinaglaban ko lang bayaran yung mga tao ko. Make sure na hindi nila, hindi nila i-oppress. Kailangan, bigyan sila, bayaran sila for the work that they had done. Yun lang po ang pinaglaban ko. At dinangako ko, hindi ko titirahin ng First Family. Anong ginawa nila? Sumunod ako sa usapan na nahimik ako. Anong ginawa nila? Pinakialaman nila yung trabaho ko? Ano tingin ninyo dyan? Kung hindi yan yung very definition of oppression. Thank you kay Len lang at saka kay Marieto. Tapos the nerve to give speeches about guaranteeing press freedom. Hindi sila nahirinan yan. The nerve of people say of the in that interview, 'di ba? To say na parang wala siyang ginagawa. Pure as the driven snow. Excuse me. 'Di ba? Ito yung very definition ng mga siguro kung kailangan mong kung may masama kang kinain, balikan niya yung interview, babalik 'yon, marireview niya yung kinain. Thank you kay Chicks for the ice cream cone at saka kay Ian Paul. Thank you kay Mami Amor for sharing the live. Thank you kay Danielle. Thank you kay John Les for sending the corgi at saka kay Len lang. Sabi ni Ma'am Carmina, ano yung masasabi nyo kay Shelo Magno na nasa education crisis daw ang DepEd? Eh mukhang nag-iisa po siya eh. She's going to have to convince other experts to be able to make the manifestation before the DepEd and tell the education secretary what wrong she is doing. Kung hindi nyo po kayang gawin yan, sundon nyo muna yung proseso. So when the process fails, dyan po kayong manawagan ng kung anik-anik. Eh, kaso shortcut eh. So hindi ko iindahin. Punta muna sila, gawin mo muna. Punta ka muna, file your petition with the DepEd. Try to work it out. Kung hindi kayo pakinggan at wala sa lugar yung hindi pakikinig sa inyo at wala talaga sa kumbaga may grave abuse of discretion, ayan, meron na po kayong legal basis. Pero yung sasabihin nyo, resign, ginagawa lang yan ng mga taong wala nang ibang magawa. Johanan, thank you. Halimbawa, pwede kami manawagan na resign ng Pangulo kasi ano ba naman yung mga options? Di naman natin pwedeng erase doon sa impeachment because it's a matter of numbers. Oh, the other option is pilitin natin, Mr. President, time to go. At wala namang masama to say that. Sabi ni Blessings in a cup, shout out, follicle test for the First Family, hawa-hawa ng pagka... Ito sabi ni Will Fox, ay, thank you kay Double Alpha. Pare, wow pare, bad shot ka kay VP Inday, sabi ni Far Out Lisa, lingwahe ng 70s. O nga, di ba, sabi ko nga, the 70s call, they want their language back. Sabi ni Junior Kapendit, sa kakatingala ng mga followers ni Kuting na contaminated na rin sa kabangal. Hindi na tama ang isip. Thank you kay Bagel. Sabi ni Cool, defending this would-be dictator is the cheapest form of professional. It's not even professional. Sabi ni Delta Force, di ako, dati naniniwala ako na maganda pamamahala noong time ni Marcos kahit di ko nakita pero ngayon mali pala. Sabi ni Rohil Yu, umamin na si Maricel na gumagamit siya, ano masasabi mo? Ibig sabihin, mali yung pag-deny ng request for investigation and surveillance. Diba? Sabi ni Bex,
tama lang po na magalit kayo. Ano yun? Sila lang may karapatan na magalit. Eh, ang ganda po ng work nyo sa Karambola na halos araw-araw ako nakikinig sa inyo din. Kinuha kayo bilang presek, napilitan kayo umalis. Then, pati sa pagbalik sa Karambola, pinakailaman. Yan ang tinatawag na personalan na gumaganti. Masyadong inggit sa katawan ng ingrata. Leng lang. Thank you for the roses again. Nakakatawa nyan. Sinasabi ng mga followers mo, magalit ka na. Grabe na yung ginawa sa'yo, magalit ka na. Tapos, pag nagalit naman ako, nagwawala naman yung mga trolls. Eh, di tama. Doon na lang ako sa followers susunod. Ano naman sa mga trolls, may reward ko pa kayo, paloka kayo. Sabi ni Catherine Bon, PBM, kinakahiya ka na sa Ilocos. Ha? Lalo mong sinisira yung pangalan ng tatay mo, pinahiya mo ang mga Ilocano, ang buong Ilocandia. Wow. Sana makapag-rally tayo sa ano, no? Sa Ilocos Norte. Ooh, shock. Yeah. Sabi ni Jihan, gising na ang natutulog na agila ng Luzon. Pahiya kayo kay Atty. Pig. Sige, Atty. Banatan mo. Dapat banatan. Saludo ko sa tapang mo. Ay nako, one of these days, sa iba-ibang lugar na ako magla-live kasi alam nyo na. Gusto nila talaga yung... Ang gusto nila, ano, gutumin ako. Yun yung, ano, yun yung punto nila dun eh. Sabi ni Leo Greg Imperial, at Netflix, nakita niyo na ba yung line? Sasabay po kami sa pag-cross nyo. Hashtag, we deserve better. Sabi ni Alvin, Ma'am Flix, ikaw magtanggol sa amin, mga hirap ng Mindanao. Kung anong makakaya ko po. Sabi ni Carlos, I'm a DepEd teacher. DPSR gives teachers a month without doing something or even going to school. Our PBB is now approved and waiting for the SAR. We are content with what DP and SECSAR did. Diba? Thank you, attorneys, pagtayo para sa banda natin. Of course. Nasa likod mo lang kami kahit anong mangyari. Nabanggit ka ni FL. Thank you. Fenster, kanina pa namin pinag-uusapan yan tsaka kahapon. Check niya yung YouTube. Mas masaya yung kahapon. Tignan ninyo. Sabi ni Antero, ang bad shot lingwahe ng mga nagmamari, Jay, na ang meaning ng cute kung si ano ang magsasabi. Sabi ni Pinoy Fanny May, okay lang yan, walang damdamin mga trolls, isang tao, 20 CPs ang trolls, nakilang bayad lang po yung mga yan. Red, red? Oh, wait, I need the eyes. Sabi ni Salvation, tahimik si Katuning, si FL pala ang puting ahas. Oh, at least tayo nakadiskubre ng puting ahas, ano? Nakakaloka. Sabi ni Rohil, sino kaya ang tinutukoy ni Sen Aimee na may nakapalibot ng masamang elemento sa kapatid niya? Thank you kay LGP. Sino kaya? Si Attorney Vic is already on FPRD side. Well, speaker siya dun sa ano, sa Maisog. Sabi ni LK, go! Gusto namin yung tapang mo. Ay, sabi ni Friendster, di ko naabutan, sorry po. Kaya nga po, tignan niyo po, mag-stay na lang kayo dito, pero mamaya, tignan niyo po ninyo yung, ano, yung YouTube namin yesterday. Hi, K-Team, thank you very much for the rose. And thank you ulit kay LGP. Ma'am Trixie, nadamay ka pa sa iskandalo ni also starring nga, kaloka, di ba? Thank you kay Stolen Shot. Ma'am, landslide yung comment na na-scam daw ang lahat. Thank you kay Stolen Shot for the rose. Oh, ito. Sabi ni Alfredo Carpio, pinsan ko sa Ilocos Norte, sinabihan ako, wag daw iboto si Kuting kasi. Sinabi niya talaga yun. Ay. Sabi ni Larissa Green, can you call me, guys? Thank you. isang malamig, isang super duper init. Thank you. Sabi ni Laris, yes, agree po ako na makapag-rally sa Ilocos para magising yung mga natutulog at matagal ng amnesia. Sabi ni TJ, Karambola was the reason I switched to YT Premium so I could listen to replays while doing chores or my travel to work. Attorney Fix puts the discussion into perspective, especially sa legal, heritage, and culture. Thank you sa mga lahat ng biglang nag-follow. Sa lahat ng mga bagong followers sa TikTok at saka dito sa YouTube and sa Facebook. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa totoo lang. Parang, you're the reason I do this. Thank you. Ay, ang dami nag-follow. O, yung mga hindi pa nag-follow dyan. O, yung mga nasa TikTok, ang daming biglang nag-follow. Hi po kay Ma'am Crystalline.
Ma'am Carol. Nakafollow ko lang talaga. Sorry po, attorney, sa FB lang ako nakaabang. Oo nga. Pero mag-follow sa lahat ng platforms. That way, no matter what, mapapanood ninyo. Huwag niyo kakalimutan, meron din tayong Rumble. Sabi ni Juan Miguel, what you can you say about PDP for me? It's much better PRD revives Tapang at Malasakit Alliance. Hindi pa po yata reinvigorated sila. I think that's one thing that the president will, the former president might take into consideration. Kailangan, you know, going mas lively siya. Ma'am Pinay, ako bagong ano, follower daw siya from Taiwan. Hi! Kaya dito ako dahil sa FB, putol-putol lang live mo sa akin. Ay, talo ba? But sa YouTube, smooth naman. Mas okay naman dito. Thank you kay Team MMSW. Thank you, Sarah Rose. At TMM, Sweetie pala yung pangalan niya. So, Roy Maceda, thank you very much. Ako sa YT, nag-follow. Di naman binabasa ni attorney yung mga comment ko dito. Talaga, passive-aggressive tayo, Chris. Ah. Pangalawang, ano ha, comment mo na yan nabasa ko today. Kung sa bagay, sutil Sunday ngayon, kaya mahaba pasensya. Thank you kay Roy Maceda. Haba daw ng bati ko. Bati ko saan? For the truth, nakakasawa na makita mga mukha ng mga kasawang Marcos. They need to be kicked out of Malacanang. Oo, bago nila maisip na ilagay yung mga pagmumukha nila sa pera. Thank you kay Mr. PDR. Kinakabahan ng mga kabilang parlor kasi lately bigla nang nagkaroon ng relevance sa mga Duterte Warriors. Eh, paano ba naman? Sa lahat ng ibabadshot nila, si Inday pa. Ano po yung YT nyo? Luminous by TCA and AGP po. DM Ballard, thank you. Ballaran, thank you very much. Ako sa YT, nag-follow dito. Ay, nabasa ko na pala. Elizabeth says, good evening. Lagi po ako nanonood sa inyo. Kahit hindi po ako nakakaabot ng live nyo. Ngayon lang po ako nakakomment. Go, go, go. God bless you always. Sabi ni Leo, 1K pa lang daw ang nag-like sa YouTube. Galaw-galaw naman daw mga taga-YT. O sa Facebook, don't forget like, share, follow, subscribe. Importante yung follow. Yung bibili ka ng pang-gift kaso sa CC ko siya naka-deduct. Malabang GCash, first time here. Ay, hindi ko po alam. Ano ba dapat ba maglagay ako ng GCash? Meron po kasing PayPal na nakalagay dito sa YouTube. Check nyo lang, dun sa ano siya, sa banner page nakalagay. Grabe. Napanood niyo po ba yung interview ni Maharlika kay Sasso? May resibo po siya. Alam mo ma'am, law firm po namin yung nag-handle ng kaso niya. Yung nag-settle na kaso. Si Attorney Ahmed po yung nag-handle noon. So, syempre alam ko po yung mga resibo niya. Thank you ma'am Concordia. Hi kay ma'am Estrella. Thank you kay Chesters. Si Day in the Life, new subscriber. Hi po, welcome to YouTube. Ano po bang balita? Ay, walang PayPal, attorney, GCash na lang, sabi ni Ma'am Tess. Sige, maglalagay ako dun sa ano. Grabe. Maglalagay po ba? O sige, tanong ko sa inyo, gusto niyo po ba maglagay ako ng ano, ng GCash link sa Facebook at saka sa YouTube? Ano yan? Ang gagawin ko, ipopost ko na lang pagka may live lang. Para ano, kasi alam niyo naman maraming mag-aano sa atin eh. Thank you, Ma'am Christina. Ano sa tingin niyo? Just ano, indicate niyo po sa comment section kung gagawin ko or kung ilalagay sa YouTube kasi pwede doon sa banner page. Pero sa Facebook ilalagay ko pagka ano, pagka may live. Maglagay ako. Alam niyo sa totoo lang wala akong GCash. Kailangan mag-setup pa ako, kakaloka. Okay na okay daw po GCash. Yes, GCash sa YT. Uy, salamat po. Sabi ni Christopher, naku, ito may hinanain si Christopher. Ang galing-galing ko pa naman ilaban ang Marcos for President. Warrior ako sa Milan. Ngayon tinatanong ako, ano na ang presidente mo? Bulok na bulok. Ay! Diba? Ako hiyang-hiya din ako dun sa mga na-convince ko. Thank you, Ma'am Christina. Tsaka kay Chesters. Grabe, maraming salamat po. Kay Doors, nagpadala siya ng hand hearts. Sabi ni RJ Frats, si Nayang ni BBM ang chance to redeem the Marcos name. Mas lalo na niyang sinira. Meron pa akong isa. Boca, Press Freedom. Ah, yung kay SAS. Hindi pa natin nadidiscuss yung kay SAS. Buckle up, guys. Sabi ni Lights, Camera, Action. Alam niyo ba, guys, bakit nahirapan ang kabilang parlor? Kasi tayo voluntary sa kanila paid. Ma'am Christina, thank you very much. At saka kay Chester's voice ulit. Okay? At
kay Bigam. Okay, meron pa akong one more chika. Si Sas. Okay? Si Sas, galit na galit, and tama lang yung galit niya. Kasi sinabi niya, na sinabi ni First Lady that she fired their law firm. Nung ano, at saka parang ano, parang nakaantalo, nakasagabal pa si Sas doon sa kaso ni ano ni TP. Thank you kay Alamit. So naglabas ng resibo kung ano-ano yung mga nangyari. At kabisado ko po lahat yan sa kaso niya. Kasi nga si Ahmed ang nag-handle. It's our law office that handled it. Now, thank you kay Erinea. Now, may mahalaga pa dyan. Di ba may code of ethics ang ating ano, ang mga abogado? At isa dun sa nire-require ng code of ethics ay yung maayos yung relasyon ng abogado at ang kanyang kliyente. Mahigpit po na pinagbabawal ng code of ethics. Ayun. Ang pagre-reveal o yung pagka ano paglalabas ng mga balita tungkol doon sa kliyente na labag sa kanilang ano, sa kanilang attorney client confidentiality. A lawyer must keep his client's secrets. Sabi sa Canon 21, a lawyer shall preserve the confidence and secrets of his client even after the attorney-client relation is terminated. At nire-require rin na hindi siya, and it goes without saying, na hindi mo pwede siraan ang sarili mong kliyente. So, anong ginawa? By saying these things tungkol kay Sas, nagko-consider na si Sas ng possibility or posibleng available kay Sas. Thank you very much. Sino yung nagbigay na? Hindi ko na. Ay, si Ma'am Erinea at saka si Alamir. So, kino-consider and posibleng available kay Sas ang isang disciplinary action sa isang abogado na nagva-violate ng confidentiality ng attorney-client sa attorney-client relationship and confidentiality even after the relationship is terminated. Bukod pa dyan, yung masamang pagsasalita ng abogado laban sa kliyente ay isa din pinagbabawal ng code of ethics. A lawyer shall avoid controversies with clients, sabi sa Rule 20. Yun. And shall concerning his compensation and shall resort to... Ay, ito yung sa bayaran. Sandali, iba pa yun. Charge only fair. Yun. A lawyer shall not reveal the confidences or secrets of his clients. Yun. A lawyer shall not, to the disadvantage of his clients, use information acquired in the course of employment. Yan. So, bawal. Kaya niya alam yung mga ganun tungkol si kay Sas ay dahil yung law firm niya, yung abogado ni Sas for a while. Thank you, Ma'am Rebecca Tikiel. So, Sas can consider some kind of action on bar discipline dun sa pagka sa code of, base sa code of ethics ng mga abogado. Thank you kay Dors and Piyats. Thank you kay Love HD. And kay Johanan. Thank you kay Doris, kay Love HD. Iwan. Sabi ni Carlo Garo, ay, thank you kay for the rose. So, yun po ang isang posible. Kasi, hindi naman din fair yun. Sasabihin ng isang abogado, na tungkol dun sa mga ginagawa ni Sas, eh yung information na yun naging available sa kanya tuwing siya ay abogado ni Sas. And so Sas can consider a disciplinary action against that lawyer na nagpa-interview pa. Diba? Sabi ni Ma'am Cora Nunez, keep up the good work. Ay, nagpadala ng power hug si Ma'am Rhoda. Thank you very much. Sabi ni Jat, taking care of the environment should start with ourselves. So, o yun, sabi ni Z-Food Lover, kaya nga po nagulat ako dun sa sinabi niya. Thank you for the hug, Oma. And the heart. Thank you. Oma Budi. Ano po sa inyo po kay Miss Maharlika? Dami niya pong proof. Proof of what? Magkaibigan po kami ni Miss Maharlika, makakala ninyo. Tanong ni Leng-Leng, paano po pag pro bono? Anong ibig sabihin ng pro bono? Ibig sabihin walang bayad. Ibig sabihin, hinahandle mo, dahil ang abogado require officers of the court yan eh. Ang mga tao na walang abogado are disadvantaged, hindi sila pwedeng umapir sa harap ng hukuman nang hindi nare-represent ng ibang ng abogado. Nards, thank you very much. Kung kaya pag may
may tao na humarap sa hukuman at sasabihin niya wala pa po kasi akong abogado, in criminal cases, kasi maaantala talaga ang hearings, nagkakaroon ng court-assigned attorney. Pwedeng for the for purposes lang of the arraignment or for the duration of the case. So, So ang tingin ko dyan, SAS should seriously consider it if she hasn't considered it yet. Thank you kay Jerome. New subscriber daw siya pero araw-araw nanonood. Thank you very much po. Sabi ni Bizarre Vlogs, nagsimula na po tayo sa exciting part. Galing, no? Sabi ni Ma'am Flavie, post niyo po GCash kasi mas madali daw po yun. Okay po. Pero sa Facebook, only during live, ha? Kasi yan, daming mga ano dyan, daming mga loko dyan. Okay, GCash, ipopost ko rin po yung number ng GCash dito sa YouTube. Okay? Sabi ni Ma'am Josefina, tayong-tayong lunukin ng mga loyalist na vloggers kung sila niyang papalit kay Inday sa DepEd. Sige nga, dating isinusukan ng loyalist vloggers. Thank you kay MJ Sumilo. Sabi ni Ma'am Rebecca, sabi ko na eh, narating ang araw magsasalita din si attorney. Hindi ko naman sinabing forever ako mananahimik. Binibigyan ko lang sila ng pagkakataon na umayos-ayos, lalong-lalo na when dealing with me. Kasi politika yan, with VP Inday, naiintindihan ko, politics yan eh. Takot sila talaga kay Madam Inday. Siyempre, tingnan mo, hanggang ngayon, hindi pa na, kahit bumabag ba minsan ng ratings, never siya naging number two. Love you too, Michael. As a scrolling caption ng StreamYard. Sige, sandali. Para dun sa mga nasa TikTok, okay na ba kayo dyan? Or you can, ano, you can watch it dun sa kabila, ilagay ko dito sa scrolling. Pero tika, wala pa akong GCash. Sandali. Sandali, wala pa po akong GCash. Teka, tanungin ko kay ano. Kay Ahmed, kung siya, meron siya. Saglit lang ha. Asa na ba yun? Checking po. Para maano. Hi! Asa na si Ahmed? Di ba, sa hindi nakikinig halatang halata, ano, hindi nakinig ng live. Next, sandali. Thank you. Huwag ka mag-post ng GCash dito. Sabi ni Damon, sa TikTok bawal. Okay, so titignan nyo na lang dito sa kabila. Hala, naka-off yung ano niya. Redmi GCash ka ba? Yeah. Temporarily hiramin ko. Lalagyan nga eh. Sige, lalagyan ko. So, it's this one? Yes. Okay, saglit ha. Yan. Okay, sige, lalagay ko dun sa scrolling ng ano. Ng ay, bakit ganun? Yan. Lalagay ko lang number ha, para hindi masyadong vulgar. Okay. Ayan na. Okay. Sabi ni oy mga moderators, mayroong nakakalusot. QR gamitin. Okay. Sabi ni Blessings, ano po kayo ni Attorney Ahmed? Law partners, bakit may issue tayo? Okay. Ayan, okay na. Para dun sa nagtatanong muli kung bakit ako bumitiw sa pwesto, bakit panood na lang po yung live kahapon? Nasa YouTube pa rin pa. Okay? Yan. Alright. So, ay sorry. Namin kong na 2.2 na po tayo, sabi ni Poging Pinoy sa YouTube. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Yun. Kulit mo, pabalik-balik yung tanong. Sino yung ba't tanong ng tanong? Sabi ni Ma'am Marlene, panoorin niyo po yung live kahapon after this. Ma'am Marilu, thank you very much. Okay.
Sabi ni Fushigi, I'm not sure kung hindi ko lang napansin, nandun ba si Senator Aimee sa Maiso? Sana manindigan na si Sen Aimee para masampulan na itong si FL. Sa first lang po. At saka, doon sa ano, sa yung sa SMNI, yung nandun sa Liwasang Bonifacio, hindi yata yun maiisog eh. SMNI rally. Sabi ni Jay, we should start supporting congressmen who would change corrupt practices in Congress. Ang lapit na ng next elections. Oo nga eh. So, dito sa ano, dahil hinuli ko yung cases, uulitin ko yung tungkol doon sa disciplinary measures sa live natin tomorrow. So, bukas, magdadalawang live tayo. Okay? One in the early, siguro tanghali, or late in the morning. Ayoko naman sabayan ng karambola, jahe naman. Ma'am Sheila, thank you very much. Sabi ni Ma'am Sheila, ano yung plans ni Ms. Sas? Ay, di pa yata siya nagsasabi, pero it's one of those things that she can consider. Thank you kay Doors. Sabi ni Ma'am John, hindi pwede magsalita si Sen Aimee, Giara Patani ng Marcos and Araneta yan, which we would like to happen. Thank you kay Senorita Chadi dahil nag-follow siya. Sabi ni Wellfout, important pala yung mga tools made in Romania. Takbo po kayong senador. Ma'am, supportahan ka namin from Malaybalay, Bukidnon. Actually, ang gusto kong gawin, pumunta sa Malaybalay, Bukidnon because I have never been there. Sabi ni DM Rocks, just received my copy of Salamat, PRD. As I read the first few pages, tumululuha ako. Miss ko siya. Dalawa yung sinulat ko dyan. The second time I met FPRD, kwento na lang. The second time I met FPRD was in Malacanang. Both instances, nakausap ko siya sa Malacanang. Formal siya sa akin in both instances. Na, kasi I was there to interview him para dyan sa libro. Ngayon, nung the third time I met him, sec ako. Mas medyo ano na siya. Kasi alam na niya kung sino ako. The first thing he said to me, welcome to my city, sec. So ever since then, until very, very recently, ang tawag niya sa akin, sec, kahit wala na po ako sa ano, sa OPS, sec ang tawag niya sa akin. Natanong ni Bish, ano FP page ko? Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amit Pagrinawan. Hapin niyo lang po. Okay. So, I was very happy. So, every time bumabalik kami sa Davao, mostly kasi tumutulong kami. Actually, mainly si Chrisette talaga. Si Chrisette, tumutulong talaga doon sa mga charities ni FPRD. Ako, tumutulong, isa ako sa mga tumutulong kay Chrisette. Okay? And minsan-minsan, you know, provide advice, ganyan-ganyan. Pero mostly to help promote yung mga fundraisers niya. Thank you kay Ma'am Ruth. Para doon sa mga Bahay Pag-asa, yung bago niyang charity for abused children, gano'n. Tuloy-tuloy ang serbisyo. Kasi si FPRD, after his presidency, thank you, Ma'am Evelyn, after his presidency, may oras na rin siya. So, pag nagbibigay kami sa mga charities na yun, dumadating talaga siya. And so, we have a lot of chances to talk to him. Thank you kay Ma'am Lynn, thank you kay Ma'am Evelyn. Yan. And, you know, nagkakaroon ng more time. Para sa akin, I am so happy na nagkakaroon siya ng time kasi gusto niya yun. He loves just sitting down, talking to people, mga ganyan. Tapos natutuwa ako kasi he misses rin talking law. So, minsan nag-uusap kami about lawyering, nag-uusap kami about certain cases, we talk about the Constitution. Yun. And it's so fun to talk to the president, the former president, not just about politics, because of course we talk about that, no? And we talk about what's going on, pero we also talk about other things. Kasi katulad nga nun. Tapos favorite time ko, yung kapag nasa videokehan kami. Kasi ang saya-saya niya kausap. Tapos, natutuwa pa rin ako at andiyan pa rin. Pinost ko yan sa Facebook, re-post ko yan. May duet kami. O, di ba? Hindi ko pwede kantahin dito, makaka-copyright strike tayo sa YouTube tsaka sa Facebook. So, it's just one of those things na super proud ako na nagagawa na po niya yun. And I'm much happier nung nakilala ko siya, hindi na siya presidente. Wala kasi akong hinihingi kay Pangulo. Parang tuwang-tuwa na ako na nakakausap ko siya because this is a former president who just so happens likes to just sit down with ordinary people. You don't have to be a head of state or some high-ranking official para makipag-usap sa kanya. Yan ang tunay na politiko. Kaya siya may puso para sa mga ordinaryong mamamayan.
Kasi kahit sino kakausapin niya, hindi siya mapagmataas. Hindi siya yung type ng tao na pagdukha ka, hindi mo na siya papansinin, hindi ka niya papansinin. Ako nga, you know, and it's funny kasi he even asked, nung wala na ako sa IZ, nagtanong siya, huy, meron siyang tinanungan, kamusta na si Sec Quick? Si ano nangyari sa kanya? So may ganun. Tapos, yun na nga, and in the last, about three meetings before, nakita kami nitong maisok, hindi kami masyadong pag-usap eh. Mga selfie-selfie lang, tsaka kamustahan, yung mga ganun, konting gulungan, ganyan, tsikahan, biruan, ganun. Pero, two meetings before, was that, nung during the ano, I know, the meeting before that, during the charity, he asked me to speak during the ano. Tapos yun yung first time na tinawag akong Quixie. Anong tutuwa ako? Babaw ko talaga. Natawag akong ganun. I mean, si Presidente Marcos, tinatawag akong Quixie. Pero, and to be fair, wala naman akong naramdaman na nagmataas sa akin si Pangulong Marcos. Pero iba yung ano eh. Iba yung parang, hindi kami barkada ah. Don't get me wrong. Hindi kami ganun ka-close. But I like the idea that he is willing to sit down and talk to anybody. Walang ganun sa kanya. Of course, maliban lang kung paano yung bira mo sa kanya nung presidente siya, mag-iisip siya talaga twice bago ka nakausapin. So, yan, si Presidente Marcos naman, to be fair, and this is a tale of two presidents, to be fair, he never made me feel that lesser ako. Right? He never made me feel that way. Naramdaman ko yon sa ibang mga tao nung nasa Malacanang ako. Pinaramdam talaga sa akin yon. At hindi ko rin kakalimutan yan. But never the president. Ang nakakatawa dyan, at sa next ano, may kwento ako about kung saan ako nakaupo nung sekretary ako. May kwento din yan eh. Pati sa seating arrangement ni Chika yan eh. May mga adlamahan yan eh. Basta paalala nyo sa akin, tanongin nyo kung bakit hinahanap ako ni presidente during the cabinet meetings. Sabi ni, thank you kay Ma'am Rebecca. Para dun sa Rose. So, yun. So, maraming pa tayong pagchichikahan. Kaya bukas, dalawa live natin, ha? So, one will be in the daytime and the other one will be in the early evening. Wow, 44,000 ang nag-like sa TikTok. Kamusta naman tayo dyan sa YouTube at saka sa Facebook? Guys, naunahan na kayo, ha? So, pero in fairness, kasi sa TikTok, you can like more than once. Thank you kay Beowulf. So, okay, maraming salamat dun sa mga, ano ba yun? Kay Darling, sabi niya, anong GCash number at kung anong initial lalabas na name? Ah, yung name pala, kailangan ilagay yung initials, no? May GCash ako kahit dito sa malayo, basta may roaming. Okay, para dun sa GCash, yung initials are R, C, and A. Okay? Yun po yung name. So, kahit actually, di ba sa GCash, basta, oh, sige, R, C, and A. Yun yung ano. Thank you kay Cheesus Ice Cream. Thank you kay Amy Marie. While may kus kami ng ice cream, makikinig kami bukas. Ano nga, naghahalo kayo. Talaga may ice cream shop kayo. Saan ba? Baka pwede namin tangkilikin. Diba? Guys, kung may mga businesses kayo dito sa Metro Manila, baka pag may time kami, dadalawin namin kayo. Habang may oras tayo, di ba? Habang hindi pa kasagsagan hindi pa umiinit itong ating pinaglalaban. Thank you kay Ma'am Dors. Sabi ni Isagani, isa rin ako sa hiyang-hiya sa naging pag-support sa Bigong Pilipinas. Sabi ni Jean, meron bang mga personality to si Jean, yung nagigigil to. Meron bang mga personality na nagtatanggol kay Lam sa media na hindi niya kamag-anak? Parang wala kasi ang term ay ako pa. Sabi ni Rodolfo Cruz, disappointed din po ako ka age group ko po si BBM. Aray, ano talaga, exact age? Sabi ni Chief, Eronimo, si Taberna lang ang labs ni Plum. Plum, ay, ang taong bayan, bad shot din. Thank you kay Inch for following. Thank you kay Evelyn Learman for the heart. At saka kay Rose Byron. Love you. Sabi ni Ma'am Rebecca, I love you, Katuning. Ako kansyawang inabot sa mga kakamping na kaibigan ko, sabi ni Marlene Amper. Ako kasi hindi ko, dahil marami rin akong kaibigan, hindi mo ganun karami. Most of my friends talaga, Duterte, but they're friends that I made during Duterte's time. Pero yung mga friends ko before, konti lang yung Duterte doon, but those that are Duterte, ay, solid na solid pa rin. Thank you kay Jepoy, tsaka kay Ma'am Rebecca. Pero yung mga friends ko na nag-pink, nung natapos na, a lot of them,
politika lang yan. Magkaibigan tayo, hindi dapat nahahaluan. Pero yung mga galit pa rin sa akin hanggang ngayon, hay nako. Hindi pa naman ako nakaka-relate, pero I'm sure when they have forgiven me enough to talk to me, susumbatan pa ako. Okay? Ma'am Anita, nakasulat po siya doon sa banner. Nakikita niyo po ba? Doon sa banner. Kung tingnan niyo yung screen, doon sa baba, sa rolling banner. Ma'am Evelyn, Ma'am Rebecca, DM Rocker, Rocks, also, thank you very, very much. Oy, nasa 50K na po ang nag-like sa ating TikTok. I'm so proud. Disappointed daw ang mga taga-Taiwan. Sabi ni Ma'am Maria Dulce, I was really moved by your What It Was Like episode. I heard your true voice. I just want to say that you're truly dignified, decent, courageous, and magnanimous. Prayers for you. Thank you, ma'am. Alam niyo, malaking bagay yung pagpinagdadasal kami. Sa totoo lang. I'm really touched when people say na pinagdadasal nila kami. Kasi, you know, you could ask for anything for yourself, pero you take the time out to ask for us. I feel that. Nararamdaman ko po parati yun. So maraming salamat. Pagdasal niyo ma'am, pati po yung ating bayan, si FPRD, si Ma'am Inday, her brothers na rin, si Kompulong, tsaka si Mayor Baste. Pagdasal niyo po, lahat po ng lumalaban para sa maayos na governance natin. Para sa pagbabalik din ng ating karapatan magsalita at magpahayag. Pagdasal na rin po natin lahat, or spare a good thought, na lumakas naman ang loob ng ilang mga LGU officials dyan, na kayagan nila yung maisog, as if naman. Kung ang inaano ko talaga is, bakit kayo natatakot? Kung yung amo ninyo, pinaniniwalaan ninyo, bakit kayo natatakot sa kanila? Sabi ni Andy Talaver, thank you for the super chat, dumadami ng bad shots sa support, laban lang, good evening. So yun po ang isa natin gagawin. Padamihin pa natin yung mga bad shot. Ay, di ba? O yung mga sutil. Padamihin po natin para mapalaganap yung impormasyon na ito. Kasi hindi po niya si Attorney Libayan din daw. The more people know, the safer we are. Kasi, alam niyo yun, maraming saksi. We must be witnesses to this oppression. We must be witnesses to what they are doing to us. Kasi lalala ito. Kahit paano, mapipigilan natin, thank you kay Lucia natin, Ma'am Evelyn, mapipigilan natin sila na maging sobrang dahas. Yung matatempt sila gamitin ang dahas sa atin dahil hindi tayo umaangal. Kailangan umangal tayo. And yes, if they're going to use the word ngawa, ako na ngawa, fine, ngumawa pa tayo. Kasi otherwise, aapihin nila tayo ng gusto. Thank you kay Jeffoy. Tingnan nyo nga si Inday Sara. Meron ba siyang ginawang masama? Hindi, galit na kagad. In fact, with this administration, you don't have to do anything para apihin ka. You have to just be not one of them. At hindi ko kasi alam kung ano yung one of them. Ano yun? Ano yung grupo na yun, na exclusive group nila? Na kung wala ka dun sa loob na yun, lesser human being ka. Ano ko sa'yo, lump of carbon lang? Ano ba? Diba? We have to stop that. yung ganyan, yung they will make you feel hindi ka naman belong . Naku, ang dami kong kwento. May pinapakakwento itong si Pebbles . Pero better sa next line. Sulat ko yun. Sa plane at saka sa cabinet. Ang nakakahiya nun, si Pangulo mismo never made me feel inferior. He never made me feel lesser ako than any of the cabinet secretaries and always talked to me as an official. But there were others there. Even Kong Sandro was always, always respectful and treated me, well. Si ESB, mas parang boss pa ngayon umasta . Pero hindi ako nagre-reklamo kasi he had to undertake the monumental task of organizing that administration. So, we will have more stories on that. The View from Inside at our next live. Okay? Thank you very much. Uy, pahinga na ang lahat. Alas 8 na. Pwede matulog ng maaga. I can get my full 8 hours of sleep. Natawag sa Romania si Lisa pag napikon niya. Sinong kukontakin niya? Si Dracula? Ewan ko, barkada yata sila . Naman ka mag-anak. So, tomorrow, more chikahan. Today was Angas Day because it's still Sunday. So, thank you very much, everybody. Thank you for all the help that you have sent me. Oh my gosh. Thank you for all the support from... also from Beatrice,
from Genesis, kay Ella, kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Cecil, kay Ma'am Andrea, kay Bai, kay Shelly, kay Warren, kay Jovi. Thank you very, very, very much po. At lalong-lalo na dito dun sa mga nag-ano sa YouTube. Ay, sa TikTok. Wow! Okay, guys. Mga taga-YouTube. Alam nyo ba na nasa 61,000 likes ang TikTok? Thank you very much, TikTok. I am so honored. See you all tomorrow. Thank you very much. Good night.